Ayan, pupunta kami ngayon sa The Gluta Lounge dahil magpapaano kami. Papa-maintain and ay yung mga gifts namin sa pinsan ko tsaka kay Hosanna. Ayan, kasi nag-birthday si Faye. Si Hosanna Faith. Hosanna Faye ba yun? Tapos yung pinsan ko mag-birthday siya sa Saturday. Si Daddy. Hi, Daddy. Hey, hi. Ayan, so sinuot ko. Kung mapapansin niyo baka, ah, hindi naman pala nakita last ano, Sunday. Update ko kayo guys. Okay, so later na lang ulit. Pero medyo chubby dito kasi nga daw lagi akong natutulog na kaganyan. So dapat kung magpapabotox din kayo, kailangan dapat i-consider nyo din yung pagtulog nyo kasi nagsistay talaga yung gamot kapag dapat talaga lagi kang nakaganyan. So gagawin ni ate, mas tatagalan daw yung dito ko kasi dito kasi ito yung medyo malaki. Naklens na yung face ko. Then after nito, exit na. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, yung part na to, medyo ganyan. May ganyan daw talaga na minang hindi nagpapantay kasi hindi agad natutunaw yung Jotox ko. Kasi natutulog ako, nakaganyan ako. Which is totoo naman. Kaya pagpapaganda kayo, sabi ko kanina, kailangan sure as possible straight lang talaga yung mukha nyo kasi ganyan mangyayari. So, ay, nagsilif ka na. Okay. Diba 10 minutes? Tapos ginawa pa niya additional 5 minutes. Oo, para ano, kasi meron kang... Guys, meet Hazel. Pag gusto mo magpa-braid, pwede kang magpa-book sa kanya. Hazel, Vinta. Mendoza po. Mendoza. Magpa-book na kayo. Pag bali na magpa-braid, check yung book ni ate. Pakita mo ate hair mo para pag gusto nila magpa-book, i-PM na lang agad sila ate. Ayan.
pag-iisipan doon nila yung rate kung how much pa ano kasi ba ang mahal sa Bohol yun tsaka sa Bora. So, go na kayo dito, 'di ba? Si ano na ang pangalan niya? Hazel. Si Hazel. Si Hazel lang hanapin yun si ate in receptions. No, pero check it. Pakita ko sa iyo mga picture. Ilalagay ko dyan. Ayan, ilalagay ko dyan para makita nyo. Ang aming photoshoot. Maliit lang na photoshoot. Walang sinabi yung mga ibang ganito na grabe si ate. Parang pwede na siyang model, di ba? Ayan, di ba next week? Kasi hindi ako prepared dahil nga umikli yung hair ko. Siguro mga next week, mga 2 weeks sa haba na ulit din. So, ayan. Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo ang vitamins ng aming Golden Retriever. And kung meron din kayo masasuggest na vitamins for our dog, comment lang kayo. But for now, since yung pinagbilhan namin, ang binibigay doon nilang vitamins ay itong Growth Advance. Sobrang bihira lang kumakita dito. Usually talaga Elsevit yung nakikita ko. Pero, ito try ko rin yun. So, but for now, ilang months na siya. 2 months namin siya nakuha. 4 months na siya ngayon. Ito lang yung lagi kong pinapainom sa kanya. Actually, nag-start lang ako nito lately lang. Kasi maganda daw tong Coat Shine. And then, nakita ko maganda. And Growth Advance. So, na-curious lang ako kasi yung anak ko, iba-iba rin yung vitamins niya every pag nauubos yung bote. So, na-curious ako, nakakita ko sa Shopee ng Elsevit. Itatry ko to and then after Elsevit, pag naubos to, ibabalik ko siya sa ganito. Pero, yung price niya is mas mahal lang talaga to ng konti. Pero kasi, yun nga, iniiba-iba ko para mas makuha nila yung hindi masara hindi or hindi ma-immune yung system nila sa vitamin. So, makuha nila lahat ng nutrients. Yun na nga yung feeling ko. Tapos, umorder rin ako ng ito, ng Coat Shine kasi nabili ko ito ng 250 plus. Dito, 300 ata to, something ganyan. And, vitamin C. And, kailangan ko rin siyang bilan yata ng pang-calcium kasi ang mga golden retrievers, alam niyo na, kailangan protektahan ang kanilang mga bones. So, sabi sa akin nung pinsan ko at yung mga iba nakikita ko, meron din silang calcium. Pero, check natin. But, for now, ito muna. Ayan, pero ito konti na lang. Parang mga ilang weeks pa to. Wala lang. Gusto ko lang na talagang, alam niyo yun, ayokong dumating yung time na parang wala silang naka-prepare na vitamins. Gusto ko talaga continuous kasi wala. Importante yan, diba? And ayun, so far, so good naman ang aming dog na si Buddy. 4 months na siya, kaka-4 months na lang. So excited lang ako. Sarap lang sa feeling na parang nabibigay mo yung needs niya, yung food niya, quality food. Tapos ito, may vitamin C. Kung may masasuggest pa kayo ng ibang brand or what na pwede kong itry, let me know, mag-comment lang kayo. Okay, thank you so much guys. And share ko lang din kapag ilalabas yung mga dogs nyo or wala kayong time na paliguan, ganyan. So, may na-discover yung pinsan ko. Nakita namin ito sa Shopee, 120 something lang siya. Ayan, hindi ko mabasa yung brand niya but just for dogs, no rinse, waterless, shampoo, deodorants. Odor control, yung orange yung pinili namin, pero meron yatang dalawang klase siya ng flavor or ng scent, flavor talaga. And nakalagay dito alcohol, paraben, and DEA, DEA free, just for dog. Ayan, meron siyang pH balance formulation that helps to effectively remove dirt and odor from your dog's coat. Hindi ko masyadong maano kasi mata ko. But, ito po siya. Ayan, 100 plus sa Shopee. Hanapin niyo lang siguro yung Just for Dogs. Or DR, I don't know kung tingnan niyo na lang yan. Kung anong bang letter. Hindi ko kasi masyado mabasa kung J or I. But, check niyo na lang itong no rinse waterless shampoo. Or waterless shampoo na lang itype niyo sa Shopee. Ito po siya, sobrang ganda nito. At hindi naman siya na-irritate. Wala siyang diba dad? Nung last week pa namin siya trinay. So, wala siyang anything na bad sa skin or sa coat niya. Kasi first time namin ito na-try nung nasa Laguna kami nung Saturday. So, ilang beses na ginamit, di naman siya na-irritate. So, sobrang safe siya. At mawawala talaga yung amoy-amoy. Kasi minsan di mo maiwasan na yung pag nag-wiwi, diba? Tapos, mapupuntahan yung mga paws niya dun sa wiwi. So, ayun. Maganda. Marirecommend ko to. Super safe to sa coat nila. Walang problema. And for only 128. At ang ganda pa nung pang, niya. Yung pang pump niya. Ayan, tignan niyo to ha. O, ganyan lang siya. Ayan, Ayan, orange. Amoy orange. And super safe. Kaya huwag kayo mag-alala. So, ayan lang.
Thank you.